meron siyang kailangan mo siyang panoodin. Parang inalaw siya ng mga eskwelahan na panoodin kasi ang ganda ng message ng pelikula na Jolong. Super classic pa, pelikula. Isa pang trivia. Isa pang trivia ulit. After Got to Believe, meron kaming gagawing pelikula ni Rico yan. At ito yon, kasama si Rico yan, dapat yan sa Jolong. Wow. And yes, you won't believe it. You won't believe it. Ang next na movie na ilalagay namin ay Got to Believe. Grabe! Nakatayin mo naman sakto pa yun, oh. Yeah. Got to Believe. Grabe. Alam mo, gustong-gustong-gustong-gusto ko tong pelikulang ito. At kahit... Alam namin ni Bianca sa mga choices of films namin ngayon, Bong. As in, nababalik ako sa lahat ng mga... Kasi, ano talaga eh, one of the best rom-coms ang Got to Believe, for sure. Alam mo, isa... Very challenging tong pelikula para kay Rico yan. Kay Claudine, si Claudine kasi kahit papano, meron na siyang ano sa experience sa comedy dahil nasa Home Alone Darile siya. Talagang, di ba, kasama niya si Tito Dolphy, the king of comedy. Talagang nag-guide siya noon, panahon pa na nag-guess ako sa Home Alone. Talagang si Claudine talaga meron ng timing, magaling, versatile. Pero si Rico yung kabadong-kabado rito na talagang hindi niya alam kung paano niya gagawin. Although may watamen na, pero iba yung nawawala yung kumpiyansa niya, kaya talagang inaalagaan siya ni Inang, Olive Lamasan, si Direk. Siya talaga ang may idea at sa pagkuha sa akin dito, at sinag-sidekick ako kay Rico yan, na ang galing-galing ni Rico sa pili ko nito. Talagang alam mo, ito ah, isa sa mga pinaka-nakakabang binitawang salita ni Rico. Sabi niya nung time na, siguro, isa sa, at kumakain kami, parang binitawan niya, alam mo, magkaroon lang akong isang super blockbuster movie, pwede na akong mamatay. Eh, grabe ang Got to Believe. Grabe ang Got to Believe. Kaya, parang, naano kami na parang may premonition na pala siya. Mm-hmm. Diba? Ayan, nalungkutan naman tayo. Ano ba? Pero hindi. Alam mo, nare-realize ko, parang ang swerte mo, Vong, nakatrabaho mo si Rico yan. Yes. Yes. At isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Ito, walang joke. Napaka down to earth ng tao niya. Ito yung walang pinipili talaga na kausap o kung anong posisyon mo sa buhay. Wala siyang pinipili. Yung panag-English sa kanya, Inglesan kayo. Panag-Tagalog ka sa kanya, Tagalog kayo. Kaya pagkausap ko siya, Tagalog lang kami. Hindi ko kaya. So, siya yung tipong mag-a-adjust kung ano lang yung kakayahan mo. Feeling ko, kung buhay pa si Rico ngayon, BFF mo siya. Sobra kaming ano niyan. Talagang sobrang bonding talaga kami. Iba kami niyan. Talagang si Rico rin ang ginawa na talaga niya dahil nga kailangan namin mag-best friend doon sa pelikula. So, lumalabas talaga kami. Kailangan namin magkaroon ng ano eh. Siyempre, ng bonding. Kasi hindi mo pwedeng... Diba, mag-best friend kami sa pelikula, tapos doon lang kami magkikita or doon lang kami mag-e-eksena na magmukha kaming mag-best friend. Eh, gusto namin maging totoo, yeah. Maging natural. So talagang tinrabaho namin, talagang nagkikita kami off-cam, on-cam, nagkikita kami niyan. So marami rin akong alam sa mga buhay-buhay niya talaga ng mga ang galing ng taong yan. Saludo. Oo. Super. Siya ang talagang gone too soon.